Hi everyone! For today's video, gagawa tayo ng red velvet cookies. So, ito yung mga ingredients na ating gagamitin for our red velvet cookies. Meron tayo ditong light brown sugar, all-purpose flour, chopped chocolate, and then vanilla, salt, white sugar, natural cocoa, butter unsalted, red food color, it's gel type, baking powder, and baking soda. So, ang gagamitin kong chocolate for today's video, ang ginamit ko is white compound chocolate. So, mas cheaper po to. And then, pag may extra budget, you can use Puratos Karat White Coin chocolate, pero mas expensive. Pero may klase kasi ng mga chocolate. May chocolate na pag binibake natin, hindi siya totally nami-melt. Then may chocolate na tight na pag binake natin, melt na melt po siya. I think ito yung hindi nami-melt masyado. But the compound white chocolate, chinap ko siya ng medyo roughly malalaking cubes para in case mag-melt, hindi siya totally ma-melt. Para kapag kinain yung red velvet cookies, meron pa rin texture ng chocolate, white chocolate. And then, for the cocoa, why I use natural cocoa, not the alkalize? Pag gumawa tayo ng red velvet cupcake or red velvet cookies, mas lighter po kasi ang color ni natural cocoa. Si natural cocoa, hindi siya mahirap hanapin. Kahit sa mga si palengke lang yan, they have. This is natural, mas cheaper pa siya per kilo. Pero pag wala talagang natural cocoa, you can use alkalize. Mag-less na lang kayo ng 10 grams from the recipe. Kasi para if, pag nilagay natin yung food color, red na red po siya. So you can use alkalize, pero mas prefer ko kapag sa mga red velvet recipes, I use natural cocoa. That is optional naman po. And then, sa cookies natin, ang uso kasi na cookies is medyo dome shape, hindi siya totally flat. Eh ako naman, ang gusto ko sa cookies, very flat. Pero ang nagte-trending ngayon na cookies is hindi siya totally flat. 'Di ba? Medyo maumbok. So ang tip ko doon, mas mataas ang inyong brown sugar dapat. So kapag gusto niyo na flat na cookies, baliktarin niyo lang. Mas mataas yung timbang ni white sugar than the brown sugar. Pag white kasi, crispy ang outcome ng cookies niyo kapag mas mataas ang white. Number two, ulit pag brown sugar, aside from hindi siya nag-flat totally, mas moist po ang inyong chocolate. So, nag-start na akong, ito yung, I have tips for your butter para mas masarap ang inyong cookies. So, hindi siya clarified ha, hindi ko siya kina-clarified. So, intentionally, ibabrown ko talaga yung butter para mas ma-aroma, mas masarap ang inyong cookies. And then, papalamigin, ibabalik sa ref para tumigas. Para bumalik siya ulit as butter, titiga siya ulit, then i-room temp din natin siya ulit. Matrabaho to, pero mas masarap po ang inyong cookies pag brown butter. Hindi lang po applicable sa cookies even and brownies. Gawin nyo to. Mas iba po yung flavor, mas masarap pag na-brown ang butter. Okay, that's it. Focus tayo sa pagbabrown ng ating butter. Ang butter talaga natin sa Pilipinas, medyo mataas ang water content. Tignan nyo, matunog po siya. So may water, may tubig. Saka kasi pag mga French butter, kahit nakalagay po yan sa room temp, hindi very firm po siya. Saka ang tagal, pag tinong mo yan sa room temp, ang tagal mag-soften ang butter. Unlike sa atin, ang bilis pag sa room temp, ang bilis niyang mag-soften. Okay, medyo alalay tayo sa butter natin. Baka matulog naman. So, iba-brown lang natin. Yan o, nag-start na siyang may mga brown bits. Sa side niya, nagbabrown na siya.
So, medyo alalay lang din po sa apoy, ha? So, sa pagbrown ng butter, optional lang naman po yun. Pag ayaw nyo, diretso na. I-cream nyo na, then diretso na siya. So, kapag gusto nyo namang i-brown, ahead of time, gawa na kayo ng brown butter, i-wrap nyo na. Then, kinabukasan, gawin nyo na po. Ang difference lang kasi, brown lang natin yung butter. Okay, tignan yung apoy ko. Sobrang hina. And then, ayan, nag-start lang mag-brown yung mga beets from the butter. So, I think, pwede na po to. Off ko na. Then, i-transfer ko sa stainless bowl. Palamigin, then ibalik sa chiller or freezer. Hanggang tumigas po siya ulit. Then, ilabas ulit for room temp. Saka na tayo pwedeng mag-cream. Okay, so ito na po yung itsura ng ating brown butter na binalik sa ref. Bumabalik po siya, tumitigas. Sorry to say, meron kami na overlooked na ingredients. 2 large egg, ito po siya. So sorry po. So ganyan na itsura niya. So from room temp, tilabas na natin siya. Magaganyan. Kahit wala kayong hand mixer or mixer. Then, lagay na natin yung sugar. White sugar. Salt. Okay, the 2 large whole eggs. Vanilla. Then, our red food color gel. 1 teaspoon. Okay. So, depende na sa inyo kung gaano ka-dark yung color ng red velvet nyo, ha. It's up to you na. So, kung gusto nyo pang mas red na red, you can add even more. So, i-mix ko lang ng maayos para to make sure yung gel walang buo-buo. Okay, cocoa, all-purpose flour, then baking soda and baking powder.
So, ito na yung red velvet cookies natin. Ang ganda, di ba? So, hindi mo kailangan ng expensive gadgets or equipments to make yung mamahaling cookies. Spatula lang, bowl. Then, our roughly chopped white chocolate. Fold lang din po siya. Para hindi madurog. So, pwede nyo ito i-keep sa freezer for 3 months. Okay, then let's set aside. Magtitimbang na tayo mamaya after natin siyang mix ng maayos. Okay, that's it. Okay, gusto ko yung cookies ko malaki talaga. Ito yung uso ngayon, yung 100 grams cookies. So, 100 grams, ibibake mo siya 18 to 20 minutes. Depende sa gusto ng laki ng cookies mo, 25 grams. You know, ang ganda ng chocolate, oh, very chunky. Nagcha-chunk talaga siya. I'm gonna add some chocolate. Okay, nakagawa po tayo ng by 100 grams 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 na 100 grams sa kaisang 70 grams. So, 13 yung yield plus isang 70 grams na cookie dough. And that's it. Ibibake na natin siya. Ayusin ko muna sa ating baking pan, then saka natin siya ibibake. Okay, ready to bake ng ating red velvet cookies. So baka ang isang salangan siguro is 6 lang. So hanapin niyo yung part na may lumalabas na chocolate. 6 na lang sa isang batch. Yan. Okay, so yung chocolate maglagay kayo ng indent niya. Kapag gusto niyo flat, ipa-flat niyo siyang ganyan. Pero ako gusto ko medyo dome siya. Mag-indent lang ako sa dito, sa taas. Hindi ko siya ipa-flat. Gusto ko medyo dome yung aking red velvet cookies. Pero gusto niyo kapag medyo flat ang cookies, i-flat niyo siyang ganyan. Pero ako, hindi na po. Ganito na lang siya. Yan. So, naglalagay lang ako ng indent. And that's it. I-bake natin siya ng 18 to 20 minutes at 350 degree Fahrenheit. Okay everyone, ipapasok ko na yung ating red velvet cookies. I-bake natin siya around 18 to 20 minutes at 350 Fahrenheit. Okay everyone, so this is it. After 18 minutes, look at it. Our super beautiful red velvet cookies. So pag gusto nyo pang mas flat, ipa-flat nyo, pero ako okay na ako. Eh, kasi may mga nakikita akong mga cookies na dome siya, di ba? Ganito yung pagkaka-dome. Okay, it's your choice kung flat or medyo dome ang inyong cookies. And hope you like it.